Mega. Oh, dapat i-check out natin. Yes. Uy, alam niyo si Angela may sinundo sa labas eh. Wait lang. Hi! Good morning, you guys. Pakilala ko sa inyo. Good morning. Si Mark Anthony Dela Cruz at saka si Sir. Of course. Emmer Roja, the engineer. Hello, good morning. Upo po kayo. Ava Sina. Okay. Good morning. Yan. Si Sir Emmer Roja, siya yung president ng New Voice Association of the Philippines. Tapos si Mark naman, siya yung focal point ng San Juan ng PWD. Mm-hmm. Tapos kasi yesterday actually nagkaroon na ng kick-off activity. It is actually the Deaf Awareness Week, no? Starting yesterday nga and then until November 16. So good morning po muna and welcome po sa Good Morning Kuya. Good morning sa lahat at sa mga nanonood na. Mark. Yes, gandang umaga po sa atin lahat. Uh-oh. Dito po sa Good Morning Kuya. Oo, sige, pag-usapan natin yung Deaf Awareness Week. Ano po ba yung magiging activity ng Deaf Awareness Week? Ano po ba itong Deaf Awareness Week? Mm-hmm. Go ahead po. Well, ang Deaf Awareness Week is ang panglamad yun na ginawa noong panahon pa na yung president ng Corazon. Mm-hmm. At this is already 25 years mm-hmm. na ginagawa every year mo yan. Mm-hmm. Every November 10 to 16. Kaya sineselebrate mo ito. Ang main purpose is to raise the awareness that the deaf sector is existing. Marami po kasi mga deaf dito sa atin. Out of the 1.6 million PWDs natin, 13% of that is are deaf. Mm-hmm. Oh. Dami pala. Oo, madami. Oh. That's about 200 more than now. Yes, oo mm-hmm. nga. And this year, ano naman po yung tema ng ating celebration? Ano po, One World for Deaf Inclusion in Society. This coming year po ng, ito pong year ng 2016. Mm-hmm. Oo, ito yung para yung lahat, ano, sa lahat ng proseso, di ba, ay makasama po ang ating mga kasamang sa Deaf Society. So, and then, ano-ano po yung mga activities na ating aasahan? Aside po dun yung sa yesterday, nagkaroon tayo ng kick-off activity, yung nagkaroon ng search for Mr. and Ms. Deaf 2016. And to let you guys know, yung search sa Mr. and Ms. Deaf 2016, yung nanalo kahapon will be competing outside of the mm-hmm. country and will be representing Philippines. Tapos, siya yung magiging parang ambassador ng Deaf Society. Galing, ano? Diba? So, kailangan natin ng mga suporta as much as we can. So, Mark and Engineer, ano-ano po yung mga activities that we'll be expecting for the rest of the week? O, dahil pagkakaroon tayo ng skills development, meron silang baking session at matuturuan mo silang kung paano magluto ng mga cakes at saka pastries, and there will be personality development course for one day. Ito po yan, gaganapin ilan na nga ba yan sa lunes. Mm-hmm. Sa lunes po yan. At bunga ngayon, ang tali ngayon naman ay tungkol naman sa isang consultation kung ano ba talaga ang mga kailangan ng mga deaf PWDs mm-hmm. dahil ang mga deaf minsan hindi silang pangangailangan minsan yes. hindi natin maintindihan mm-hmm. dahil hindi nila ma-communicate na mausay sa atin. Oo. Mark, ano-ano pa? Marami pa po. Ito po yung mga personality development. Para mm-hmm. po, pag nagano po sila, ano ba yung para di sila mahiya yeah. kung ano yung bilang isang deaf, no? Kasi minsan ang deaf, tinatago mag parang hindi sila nilalaga. So dapat, in the public act, 7277, dapat ilabas po natin sila. Meron silang kaayahan na lumabas, makapag-aral, makapagtapos, at higit sa lahat makapagtrabaho. Mm-hmm. Yun po yung ano natin for the Deaf Awareness Week na kailangan po natin ilabas yung aware ng bilang isang person with disability. Mm-hmm. Yung mga activities ba ay concentrated lang dito sa Metro Manila o sa iba't ibang mga lugar? Ang body mo, dito sa Metro Manila, then national group at ito yeah. po yung pinopongos natin. Pero even the other cities tagay ng Valenzuela, meron silang series of activities there dahil hindi naman lahat yeah. pwede pumunta rito. And even in the provinces, nationwide, may mga kanya-kanya po yung mga LGUs natin. Some are active, some are not that active. Pero may mga guidance yun na kailangan din ang ipatupad
Siguro matatakal din siguro dito sa activity ninyo yung mga parang job opportunities for this particular. Siyempre pagkatapos mo mag-aaral, tapos nga may konting problema, eh dapat may kaukulang work, especially dito sa bansa natin, para talaga maging productive din sila. Tama mo yun. At kapartner din nila, of course, Doc Bong, yes, yung mga schools na pupwede para sa ating mga nasa deaf society. Oo, yung mga gustong mag-aral. Yes. In connection to that, Kong, meron kasi di ba yung batas, yung closed caption? Mm. Oo. Sige, Mark, explain mo yung closed caption. Ano po? Ito po yung Republic Act 10905, yung closed caption for deaf TV friendly. Na sana po, lahat po ng social media o mga TV, television, na sana magkaroon po sila ng sign interpreter o sign language o interpreter. Mm-hmm. Kailangan po natin yung para po maging TV friendly siya. Kasi minsan po ang mga deaf, gusto nila manood ng mga balita. Pero hindi nila nalalaman dahil hindi po sila nakarinig. Mm-hmm. At hindi rin po sila nakapagsalita. So, kailangan po natin ng interpreter doon po sa almali lang po na parang bilog. Yeah. Mm-hmm. Pwede naman po yung gano'n para po sa totoo lang po ito pong UNTV na paka-TV friendly po ng BWD. Mm-hmm. Yun po yun. Ito lang yata ang meron eh, no? Uh-oh. Sorry. Pero okay lang, may penalty na kasi yun, yeah, eh. Di ba po? Yeah. May penalty yun pagka, kasi full implementation na sila. Ah. This month ba nung noong July pa, ang closed caption law? This coming, ito po nung alam mo September po yun. Oh, nung September, no? So yung mga television or TV networks na hindi susunod doon sa ganong implementation, yes, or regulation, eh magkakaroon ng mga penalty. Oh. Magsa-start ata yan sa 5,000 hanggang 100,000. Ah, malaki din, ha? Meron pang 6 months to a year imprisonment. Mm-hmm. So, okay. Sir, gusto natin sa detail, sabi natin, pag-usapan natin saglit yung newly implemented, full implementation ng RA 10643 o yung graphic health warning law. Siya, Rizyo. Medyo sa po lang dyan, pero ganito po yan. Yung graphic health warning law ay full implementation na last November 4, meaning wala na po dapat makitang mga pakete ng sigarilyo na walang larawan. Yung mga larawan po yan ay pinapakita yung diseases and suffering, yes, na gawa ng sigarilyo. Si Kuya Daniel Boy at tayo po yung new boys ay mayroong campaign that we back about 5 years ago at hanggang ngayon yung documentary isang araw lang na pinapalabas pa namin sa mga schools and colleges. Every time na may speaking engagement tayo, ang graphic health warning po ay isa sa mga mabisang pamamaraan upang masumpo ang paninigarilyo. Napakahirap po na maging biktima na kagaya namin, kagaya ko kung hindi mawawala yung natural process, hindi dahil sa paninigarilyo. Pero sabi nga nila, sa mga kagaya namin cancer survivors, stage 4 cancer po madere, ibang 14 years ago, ilan lang ang maswerteng nabubuhay. Yes. Karamihan talaga namamatay. Yun sa mga pictures, 12 yun eh. Dalawa na lang kaming buhay doon. Ah, okay. Ganon, karami yung namamatay talaga sa sigarilyo. At hindi natin nalalaman yan dahil yung mga namamatay, hindi naman sasabihin na o namatay sa sigarilyo yan. Mm-hmm. Kaya napangalaga po doon, napangaganda rin po nung kampanyang ginawa po rin dito sa UNTV tungkol dyan. At yun ay complimentary sa hopefully lumabas na executive order sa Strong Free Philippines na gagawin ng ating Pangulo para naman mabawasan ang lugar na kung saan pwedeng manigarilyo. Pagka nabawasan, siyempre, pare-reduce din yung consumption nila. At hopefully tuluyang mawala. Actually, kung maaalala nyo, di ba dati meron tayong portion dito sa GMK na diniscuss natin yung ano ba laman nung cigarette pack, di ba? Yung picture, gano'ng kalaki yung design, yung display, ano yung mga sakit. I remember, diniscuss din namin dito yan. Opo, napangalaming bagay po. Yes. Lalo na yun, nakakatuwa ngayon. Kung para mo 10 years ago, dati, pag sinita mo yung naninigarilyo, magagalit sa'yo. Oo. Pero ngayon, magsasorry na sa'yo. Ano talaga? Alam niya na may awareness. Alright. Ayan, maraming salamat. Pero again, Mark, please invite our televiewers na supportahan ang ating Deaf Awareness Week. Yan, inaanyayang ko po ang lahat na muli po kayo makilaho sa amin pong Deaf Awareness Week. Mm-hmm. Ito pong this coming hapon,
hanggang mula December, ano, November 16, ang aming untema, One Word for Deaf Inclusion in Society. Ayan. Anything to add po? Opo. Yung ngayon po, yung first activity natin ngayon after nung kapo na opening ay ang dialogue with the deaf dyan po sa DILG office mo yan. Gaganapin mo yan mamayang alas 8 ng umaga. At sana po magpunta yung mga deaf natin, even yung mga deaf caretakers natin, baka hindi po nila nalalaman at kailangan po makuha kung ano talaga ang poses nila. At sa ating kapataan, kagaya ng dati, iwasan po natin, huwag po natin umpisa na patitigarin nyo para sa kalusugan at para hindi tayo magkaroon ng kapansanan na kagaya ng tenda po. Ayan, on that note, maraming salamat po sa inyo, Engineer Emmy Rojas, ang presidente po ng New Voice Association of the Philippines, and of course, Mark Anthony Dela Cruz, ang ating focal point sa San Juan PWD. Thank you! Thank you so much! Thank you! Thank you very much! Ako gusto kayong tanungin, sino ba ang mga kilala?